Hello everyone, welcome to my vlog. So for today's video, thank you po pala muna dun sa mga taong nagme-message sa akin na get well soon. So bago ako matulog, bago ako magpahinga ulit, ginrab ko po yung opportunity na to na kaya kong magbigay sa inyo ng information on this video. After this, napagbabasa ko sa comment nitong isang passenger. Ginawa ko po talaga yung vlog na to bago po sumama yung pakiramdam ko. So this is from Anthony Postrado, yung napili natin today. Ang ask ko lang po, paano kung vaccinated na ang pasahero? Salamat po. So hindi po lahat ng provinces nag-a-accept ng vaccination card. Kung napapanood nyo on my last vlog, kung ano po yung mga accepted lang ng mga domestic flight, ang vaccination card, yun lang po yung allowed. Hindi po lahat nag-a-allowed or hindi po lahat nag-a-accept na sa vaccination card. So, kailangan pa rin ng swab test dun sa mga provinces po na hindi pa tumatanggap ng vaccination card. And then, kindly check time to time your travel requirements. A day before your travel, mas okay po. At malalaman nyo sa vlog na to kung to go man po kayo, plane man po kayo. Panoorin nyo lang yung video to at hindi ko po alam kung kailan po ang next vlog natin dahil ginawa ko yung video to bago pa man po ako sumama yung pakiramdam ko. So, eto guys, eto lang yung latest ko na ginawa today, ang pagbabasa nitong comment ni Anthony Postrado. So, thank you for watching and sana abangan nyo pa rin po ako at hintayin nyo ako na mag-update din po sa inyo on September dahil wala pa pong travel requirements para dun. Pero pwede nyo pong i-check dito sa video to kung paano mag-check ng mga travel requirements. Hello everyone, welcome to our vlog. For today's video, i-guide ko ulit kayo kung paano kayo makasakay at hindi may iwan sa plane. Siguro mga ilang passenger na po yung nababasa ko, nanonood naman po sila ng vlog at tinignan naman po nila yung requirements, pero bakit hindi pa rin po sila nakasakay? Lagi po kasi guys, sinasabi ko po sa video, kahit po yun po yung pinapalabas ko, sinasabi ko sa inyo, pero time to time, lagi ko din pong sinasabi na pwede magkaroon ng changes. So, 3 days before your flight, or mas maganda din, 1 day before your flight, sinicheck nyo pa rin po yung travel requirements. Okay lang dun sa may mga agent talaga na legit. Kasi kami po, pag sa amin nagpapabook, before their flight, ina-update namin sila kung may mga travel changes para hindi po maiwan yung mga passengers. So, on my record, start naman ng pandemic, wala pa po kaming pasahero na naiwan sa airport except dun sa isang record lang po, na-cancel po siya ng airlines during the day na travel niya. Pero nakakuha naman po siya ng ticket during that day and then na-refund ko yung last ticket niya. So, yun yung kagandahan pag may nag-a-assist po talaga sa inyo. Although, medyo pricey or hindi siya kasing mura naman ng online kasi yung online po as of now, wala pong agent na nag-a-assist at hindi matatawagan yung mga airlines. Pero yung mga may travel agency like us, kami po nag-a-assist sa client at pwedeng makausap kung ano man po yung mga problema nila at agad-agad na nagre-response. So ngayon guys, yung first step yung nagagawin para hindi po kayo maiwan sa plane, tama po yun. Una, mag-check po kayo ng mga requirements. Then after you check the requirements, kung anong airlines kayo, i-check nyo din po, double check to the airlines. Hindi lang po yun, i-check nyo din po dapat yung requirements dun sa LGU nyo again, maliban sa airlines sa sasakyan nyo. Call your LGU, hindi naman po siguro kayo uuwi or pupunta sa isang lugar kung wala kayong kakilala except dun sa mga tourists. Dun naman po sa may mga tourists, may mga numbers talaga na provided na dun sa mga airlines kung ano po yung mga tatawagan nyo at mga emails na kailangan nyo i-contact bago kayo mag-fly. So for Cebu Pacific, check nyo po dito sa site na to. Type nyo lang yung Cebu Pacific. Nagbago na din po kasi yung setup ng Cebu Pacific. Although before, nagkaroon ako ng tutorial kung paano makita yung travel requirements. Pero ngayon, nag-iba na po yung setup nila. So, i-search natin yung
Cebu Pacific kung saan makikita yung requirements. So, I'm using a cell phone. Mas madali sa inyo kung ang gamit niyo po ngayon is cell phone. After this, makikita niyo po yung tatlong dot sa taas. So, i-click niyo po yan. And dito po sa travel info, scroll down nyo lang po at makikita nyo dyan ang travel documents. Then click the travel documents and mapupunta kayo dun sa mga travel documents needed. Ayan, for domestic flight. Then dito po, ayan, i-open nyo lang kung saan kayo papunta at makikita nyo dyan yung mga requirements. Diyan guys, lahat ng provinces or lahat ng merong flight yung Cebu Pacific. Kung saan kayo pupunta, yun dapat yung requirements nyo. Hindi po ibig sabihin na like Manila to Cebu, so iku-comply nyo po yung Manila requirements. No, ang iku-comply nyo is Cebu requirements. Kasi hindi naman po kayo iti-check kung ano yung requirements sa Manila kasi Cebu yung pupuntahan nyo. So, yun sana nag-gets nyo. Yung iba nagtatanong pa rin po kasi ano po yung requirements sa Manila. Kung ano yung requirements sa lugar nyo, yun po yung hahanapin dun sa place of origin nyo po. Ayan, check nyo po dyan. So, now let's go to Philippine Airlines. Yung Philippine Airlines, i-open nyo po yung sa Facebook. Puntahan nyo po yung Philippine Airlines. Eto. So, nandito yung requirements nila. Nakapin po sa flight rules and requirements. Click nyo po yan. Then, since domestic tayo, mag-focus traveling within the Philippines, click nyo lang yan. At ayan po, mag-scroll down, makikita nyo yung mga travel requirements ng Philippine Airlines. Nandyan po lahat. Antique, Bacolod, Basco, Suwanga, Butuan, Cagayan de Oro, Calbayog, lahat ng flight nila, nandyan na po. So now, let's go to AirAsia travel requirements. Just go to AirAsia. Dito po. AirAsia. Asia po. Meron akong link. Ilalagay ko po dito sa description box. Tignan nyo po kung paano siya makita. Dahil pag i-open nyo po yun, dito po kayo mapupunta. So, ito po yung mapupuntahan dyan sa link, guys. Dyan sa description box again. At i-click nyo yung travel requirements. Once nyo maklik nyo yan, mag-scroll down po kayo. At nandyan ang mga travel requirements ng mga domestic flight papunta dun sa mga lugar or kung ano yung mga flight ng AirAsia. Like, here in Manila, the most important is you have a valid ID upon check-in and comply with LGU requirements. Since ngayon napaka-stick ng Manila, kailangan may address kayo. At kung kayo ay may mga appointment, proof of appointment ang kailangan. May mga proof dapat ngayon. Hindi pa po allowed ang tourist going here in Manila. So, yun lang travel requirements. Then, for to go naman po, paano nyo makikita ang requirements? Meron din akong link na ilalagay. Ganito po mag-open ng requirements sa to go. Nandyan lang din po sa description box. And then, pag yun ay ma-open nyo po yung link, may makikita kayong ganito, ayan. Ganito din po yung makikita nyo dyan sa link. Nandyan po yung mga travel requirements, Manila to Bacolod at Cagayan to Bacolod, Bacolod to Manila, Manila to Iloilo. Lahat na po ng travel requirements. Dapat sa panahon ngayon, marunong po kayo mag-check at maghanap kung saan kayo pwede makakita ng mga legit travel requirements. Huwag kayong maniwala sa iba. Sabi ni ganito, ganyan. Hindi nyo yun kailangan sa panahon ngayon. Kailangan nyo ng research as your own. At kailangan dun sa mga legit website po. So, after checking the requirements, kailangan makomplete nyo po yung mga requirements nyo after booking. Hindi ko po nire-recommend yung next day's flight nyo na kasi magko-comply pa kayo ng requirements. Maglaan kayo ng mga 1 week bago po yung mga flight nyo dahil magko-comply pa kayo. Hindi na ito travel na gaya dati na pwede kayo bumili ng ticket at kinabukasan pwede ng flight nyo. Sa ngayon, hindi po yung tatalag dahil may mga travel requirements at protocol ang kanya-kanyang LGU. Kayo din guys, baka maiwan kayo. So,
alam naman natin hindi nyo yun gusto, kailangan mag-comply muna kayo. But before that, you need to buy ticket para po ma-comply nyo or malaman nyo kung anong date dapat yung mga validity ng mga swab test nyo na yan. At paalala ko lang po sa mga nagpapag-guide po sa amin sa Wonderfly Travel Agency, nag-guide lang po kami ng mga client na nag-book sa amin. So after booking, dun pa po talaga kami nagsisend ng travel requirements. And kung hindi pa po kayo nakapagpa-book, isi-send po namin yung video kung saan nyo makikita yung requirements. But that is just a requirements dun sa kabuuan ng place at iba pa po kung saan talaga kayo uuwi. So may mga dagdag na requirements pa po yun. Yun po yung ibig kong sabihin na kailangan i-check nyo pa rin sa LGU kahit po na video po na yung mga requirements dun sa lugar nyo. So sana po may natutunan kayo today at nag-guide ko po kayo ng maayos dun sa pauwing mga provinces nila. Abangan nyo rin po yung mga requirements on September. Wala pa po tayo sa mga nagtatanong for September flight. Wala pa pong requirements for September. For now, August pa lang and monthly pwede po mag-iba yung mga requirements. I'm inviting you guys to like this page, Wonderfly Travel Agency and Agent Lenny. Kung gusto nyo pong magpa-book ng flight nyo, message nyo lang po yung Wonderfly Travel Agency. And then kung may question po kayo sa vlog na to, message nyo po yung Agent Lenny. If you want more travel update, please like this video and share para marami tayong matulungan. And don't forget to click the subscribe button and the bell icon so that you won't be updated on my next video. Goodbye everyone, thank you for watching!